sa inyo mga kahinang. So meron po tayo ngayong gagawin na rice cooker. So ang problema po niya ngayon ay makikita nyo warm lang. So kahit anong pindot ang gawin natin, warm lang ang nalabas. So kahit po yan ay tuunan natin o lagyan natin ng kaldero, ay warm pa rin yan. So makikita po natin dyan, tinuunan ko muna po kasi hindi yan ano, hindi maglalak yung switch pagka hindi nyo tinuunan. Ayun o. So naglalak na po siya pero hindi po nailaw yung cook niya. So tatanggalin na po natin o bubuksan na natin ang likuran. So kalimitan po sa mga rice cooker, o dalawa lang po halos itsura niyan. Isang may contact point at mayroong adjusting screw. Yung isang klase naman po ay contact point lang. So itong binubuksan natin na rice cooker ay contact point lang ang meron siya. Kasi yung heating element niya nakapix na, tapos meron siyang thermostat. So ayan po. Ito po yung contact point niya dito. Yan, nasa gilid, nakita niyo po yun, yung yan, yung parang nipple na yan. Yun po yung contact point niya. Kapag ka pinipindot po natin yan, dapat didikit yan, magkocontact po yan para po yan ay mag-cook. Kapag po hindi naabot siya, kahit anong gawin pindot nyo dyan, hindi po siya mag-cook. So ito po yung heating element niya. Dalawang klase din po ang heating element. Yung ganito, pati yung isa yung nakapix na po sa mismong kaha niya. So kukuha lang po tayo ng pang bend para lang po mag-contact ulit siya pag pinipindot. Pwede pong sumobra, pwede rin hindi. Pero dapat tama lang po yung distansya ng contact point niya. So adjust nyo muna, huwag nyo muna isasagad ng adjust. Dapat pagka pinindot lang, saka lang po siya didikit. So in-adjust ko muna po siya ng tama lang, konting-konti lang. So tetestingin po natin siya ngayon kung kukontak na po ba siya pagka pinindot natin o kapag nalagyan na ng kaldero at pinindot sa cook. Kasi ang standard po ng mga rice cooker, kapag hindi nyo pa siya pinipindot, naka-warm lang po sila. Lahat po ng klase ng rice cooker. So sasaksak po natin. Tuunan na din po na, ayan o, makikita nyo po, nagkukuk na. Pero, pag tinuun na siya, ayun o, parang nasablay po yung ano, nasablay yung cook. Ibig sabihin po niyan, kulang pa po sa adjust yung ibinend natin na contact point. Ayan o, makikita nyo, nilalaro ko yung nasa gitna. Kasi yun yung nalapat dun sa gitna ng kaldero. Pag natuunan nyo, saka lang maglalak yung switch. So adjust pa po natin siya ng konti para maayos natin siya ng ano, ng pulido. So i-bend pa po natin siya ng konti pa. Kasi kulang pa siya sa ano, yung pagkakalapat. Konti-konti lang uli. Yan, mukhang maganda yung pagkakalapat ng contact point pag pinipindot. Lapat na. So, subukan uli natin siya. Ang contact point na yan, guys, nililinis din man sa niyan. Kaya lang, hindi niya dapat siya pinupudpud. Kasi kapag siya napudpud ng hindi pantay yung pagkakapudpud, hindi rin siya lalapat ng ayos. So, pwede niyo po siyang linisin ng contact cleaner. Tapos, pupunasan niyo lang po ng maliit na tela. Pero, ito, hindi ko na po siya nilinisan kasi maganda at malinis pa naman yung contact point niya. So, subukan po natin uli siya. Yan, makikita niyo. Dapat yan, hindi nasablay.
So, inilang testing ko na yan, ganyan ko na. Paulit-ulit yung gaganon yan para malalaman nyo na maganda yung pagkakabin nyo. So, hindi na po siya nasablay. Kaya, pwede na uling gamitin. Ngayon, meron po akong ibigay sa inyong tips about doon naman sa mga rice cooker nyo. Kung mapapansin nyo kasi yung rice cooker nyo minsan, mabilis siya mag-cook. Yung iba minsan naman, kahit naman, kahit pindutin nyo yung cook, hindi naman siya nagkukuk, pero nailaw siya, pero hindi siya naglalak na nagkukuk. Kasi, ang kalimitan pong problema nyo ay yung kaldero nyo. Bakit? Kasi yung kaldero ng rice cooker po, kung ako ang tatanungin, para sa aking, sa aking naobserbahan, dapat yun hindi nyo ginagamit po nyo sa sakalan. Kasi makikita nyo yung pinipindot na contact point na yan. Dapat yan po ay lalapat dun sa gitna. Ang kaldero po kasi kapag kayan ay naiinita ng apoy or sakalan yung ginagamit, yung kaldero ng rice cooker nyo, madideform po yun or mayuyupi or hindi na siya, sa madaling salita, yung kaldero po kasi kapag ka or yung bakal, kapag bakal sa bakal ang init niya, hindi po siya basta na dideform. Katulad nito, kapag nilapan nyo dyan, lapat po kasi dapat dyan yung kaldero nyo. Ngayon, kapag ka po ginagamit nyo kasi sa sakalan yan, naiiba ng forma yan or na didisalign or na didisalign, hindi naman po siya alignment. Oh. Na dideform po yung ilalim niya. Ngayon, kahit pukpukin nyo po yung, kunyari, naglapat na, sabihin natin naglapat na siya dyan. Saglit lang po yung, babalik lang din po uli yun. Kaya ang advice ko po sa inyo, yung mga kaldero nyo ng rice cooker, huwag nyo pong gamitin sa kalan kasi iba nga po yung init ng kalan sa kaldero at yung bakal or yung rice cooker sa mismong kaldero ng rice cooker. So hanggang doon na lang po guys. Maraming salamat. So shoutout po tayo ngayon. Shoutout po kay Ryan Crossit Tech. So pwede nyo rin pong bisitahin yung mga channel nila. Kay Bong Electronics. Jess Repair TV. Sansego Electronics. Marco Francis, Jojo Tech, Dokban Electronics TV, Dave Electronics Repair. So maraming salamat po sa inyong suporta. God bless.